Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Masaya namin kayong pinatanggap sa banal na misa, kaya sana isang parokya, inaanyayahan namin kayo na makiisa sa pagpapasalamat sa mga biyayang tanggap nila sa Panginoon. Sila ay ang mga sumusunod, Somosierra family, Anton Papa, Bernardo family. At ipanalangin po natin ang kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga minamahal nating kapatid na sina Cubito, Severino, Bernabe, Cecilia, Wilfredo, Amparo, Ronel, Rizalvi, Marin, Tess, at Danilo. Magsitayo po tayong lahat at sabayan po natin ang pangunan. Thank you.
kanyang pinagkalooban mo kami na sumirang buwarag sa angkat na sina Jesus Maria Jose, ang mag-anak ng banal, sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami naway magkamit ng walang maling na maligayahan sa pamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat sa Diyos. 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 Salamat
Igilin niyo ang inyong asawa at huwag sila pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat ikinalulugod iyan ng Panginoon. Mga anak, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka maghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Patuloy sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, dinala si Jesus sa kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon sa palatayong sa kautusan. Ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At nagandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang matupato o dalawang inakay ng kalapati. May isang tao roon sa Jerusalem ang pangalan ni Simeon, matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa sa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa pagdubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ang kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan. Siya ay tinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika. Kunin mo na, Panginoon, ang iyong mapangalipin na ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa, liwanag itong katanglawan sa mga intim at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Namangha ang matina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan nila si Simeon at sinabi kay Maria, tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mo lang sa Diyos, ngunit nahamakin ng marami, kaya't mahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan ang puso mo'y parang itinarakan ng isang panarawan. Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalay Ana, anak ni Fanuel na mula sa libi ni Asel. Siya ay napakatanda na
7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mapalo at ngayon 84 taon na siya lagi siya sa templo at araw-gabi ay sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at manalangin. Lumapit siya ng oras ng iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa pagkamalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang may sagawa niya ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazareth, Galilea. Ang bagay lumaki, malakas, marunong, at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sumayin niyo ang Panginoon. Ang Linggo, pagkatapos ng Kapaskuhan, ay ang Linggo na itinalaga para sa banal na pamilya. Maliban na lamang kapag ang Pasko ay pumatak ng araw ng Linggo. Bahagi yun ang pagpapahayag at pagpapahalaga ng Diyos ang pamilya na nawa ay makatulad sa banal na pamilya. Ito yung inalamin natin ngayon, lalong-lalo na ngayong kapanahonan na ito sapagat maraming gustong sumira sa pamilya. So katulad po ng panyaya na ipinahayag sa atin ang buong mekapal, yung mga pagbasa po natin ay mga pagbasa na kung saan ay ipinaalala ano yung dapat na gawin ng mga magulang sa kanilang mga anak at ang mga anak sa kanilang mga magulang. Narinig po natin sa mga pagbasa. Pero dalawang bagay na kung saan ay bigyan natin ng pagninilay ngayon. Una ay yung po pagpapasalamat at pagpapahalaga sa pamilya nagkaloob sa atin ng Diyos. Tulad ni Jesus, nakita po natin na siya ay naging tao at isinilang sa loob ng isang pamilya. Yung kaligtasan ay ninais ng Diyos na makita rin yung imahe ng pamilya na ipinakikita po sa bilin ng banal na mag-anak, si Jesus, Maria, at Jose. Kaya rin po, tayong lahat ito man ay kalimitan sa atin kung ay may mga kanya-kanyang pamilya. Sana po ay mapahalaga natin yung ating pamilya. Sana po ay magkaroon tayo ng panahon na magpasalamat, lalong-lalo na po. Kami po noon sa seminaryo, pagkabot sa seminaryo kami lumaki, meron kami tinatawag na family day. So, kasama sa pagdiriwang ang buong pamilya. So kahit na siguro sa
sa bawat pamilya, bagamat magkakasama kayo, na nandirahan kayo sa isang bahay, pero siguro, maglaan kayo ng araw o mga araw na ito, family day, wala kayong ibang gagawin kundi mag-bonding yung buong pamilya. Na para lalo magkasama-sama ng lalo tumibay ang pagkasamahan ng pamilya. So napakahalaga po ang iyong pagkakataon na ipinagkal. Kasi kung isa no, nangihinayan tayo. Kasi kung kailan wala na, sabi natin ay, hindi na kami kompleto. Na maaaring gawa ng maraming kadahilanan. Kaya yung mga panahon na kayo ay kompleto at yun ay sinisimulan. Kahit na siguro sa mahagang yugto ng buhay ay magkaroon ng panahon na talagang ito ay family day. Nasa inyo na yung desisyon kung gaano kalimit. Pero ito para sa pamilya. Pati ng pamilya. Sa Ebanghelyo, nakita po natin na yung pati ng pamilya ay walang iba kundi doon sa pagbibigay kay Jesus sa templo. So, na kung saan ay doon at nagkuhan si Samuel at saka si Ada na nagpahayag na nakita nila yung pagliligtas ng Diyos dahil nagkuhan nila si Jesus kasama ni Maria at ni Jose. Pangalawa, ipagtanggol natin ang integridad ng pamilya. Sabat na yung panahon na ito, maraming gustong sumira sa pamilya, sa individual na katayuan o maaaring sa pangkalawakan kalalagayan. Katulad palimbawa ng mga batas na nais na ipasa. Naungtingan mo natin ay anti-family. Katulad palimbawa ng alin, abortion, na divorce, na same-sex marriage. Ito po ay ilan lamang sa mga tawagin po natin ay anti-family. Kaya bigyan po natin ang higit ng pagkataon. Pagkaman daw ngayon panahon na ito, nirespeto po natin yung freedom of expression. Pero sana po yung kalayaan na ito ay huwag maging dahilan upang masira yung integridad ng pamilya. Makita po natin na kinakailangan mabigyan ng higit na magkapal na sapagat sa loob ng pamilya inuubog ang bawat individual, ang bawat nakaayusan na makita po natin. At masasabi po natin marami yung mga pag-ama. Katulad po ng bawa na mga katayuan natin ngayon, baka makita natin na OFWs, absentee mother, absentee father, absentee parents. Minsan hindi lang nanay at tatay ay wala. Mag-asawa ay wala. So kaya, tingnan po natin, kinakailangan na sa gitna ng mga sitwasyon na ginamit, lalong masira yung pagpapahalaga na pamilya. Kaya inatanong natin, lalong-lalo sa pagpapasa ng mga batas na maaari sumira sa integridad
ng buhay pamilya. Kasi yung kadagdagan ng isang tao na hinuhubog sa loob ng pamilya, kapag sinira po mismo yung pinaka-estruktura na kung saan ito ay hinuhubog, ay lalo mahirapan na pangalagaan ang bawat individual na mamamuhay sa bawat itinuturing na pamilya. So ito po yung panalangin natin. Ito yung dalangin natin. Una, sana po yung magkaroon tayo ng family day. Pangalawa, ipagtanggol natin ang integridad ng pamilya sa mga nagnanais na magwasak na ito. Mga natatakong kapangyarihan. Hindi ko kaya nagpapahin na ay maging sa family. Hindi. Tawagin po natin na isakot at takas against the family. So ito po yung dalangan natin. At hindi namin ito saan? Sa tulong na Jesus, Maria, at Jose. Ang banal ng pamilya. Para sa panalangin ko sa Diyos. At sa mga pangyari at sa lahat, may kawan ng langit ng lupa. Sumasang palataya ko kung sa Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatong tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganamin sa Tamaya Birhen. At nagpakasakit ng Ponsyo Pilato, Pilato sa krus na matay, inibibig. Nang haog sa tingaroon ng mga yubao, ang may ikatlong araw ay nabuhay na maguli, umakyat sa langit, nagluluk sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang pa rin ito ang hukong sa mabubuhay at ng namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos sa mga pinagmumula ng buhay ng bawat pamilya. Upang matulungan tayo mapangalagaan ng bawat pamilya, ang simbahan at ang bayan. Panginoon, paspasan mo ang bawat pamilya. Panginoon, paspasan mo ang bawat pamilya. Responsable na wa sila sa kanilang tungkulin, sa kanilang
terorismo at sakit. Huwag nawa silang pababayaan ang komunidad na, na kung saan sila kabila. Manalangin tayo. Panginoon, wastusan mo ang bawat pamilya. Mabigyan mo ang aming mga panalangin nawa ang buhay namin ay maging isang banal na pag-aalay tulad ng banal na pamilya. Inilin namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin kayo mga kapatid upang ang pag-ahay natin ay kanilang natin sa mga kapatid. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ahayin sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Kapanangin kami ka sa pagkanak namin ng hain ng pangipagkasundo. Gamay nawa ay itungan ng mahal na meron ng isa na sin. Namin pagdalangin para maging managagang mga mag-anak sa iyong kagandahan o magkapayapaan sa pamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala ka. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Dahil sa Diyos ang puso at pinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon at Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang manaming mga pagyayang tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon, sumilay sa amin. Ang pagkakataon makipagpalitang ang doon sa iyo ngayon, inaaw ng iyong masahal na
ang pagkatao namin alagad Ama, kahit kamatay namin ang kanyang natikman upang kami ay makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaisa ng mga anghel, sisigawin ng papuri sa iyo na walang hanggan sa kanakatan. Kami nagtutunin sa iyong kanakatan.